15 Filipino seafarer na sakay ng barko na inatake ng drone malapit sa Red Sea ay ligtas na lahat, sinabi ng Department of Migrant Workers, DMW, noong Sabado. Ang mga Pinoy seafarer ay sakay ng Al Jazeera, isang container ship na tumatawid sa Bab al-Mandeb Strait na nagdudugtong sa Red Sea sa Gulf of Aden na tinamaan ng mga missiles sa isang drone attack noong Biyernes, sa isang pahayag, sinabi ng Department of Migrant Workers, DMW, na ang 15 Filipino crew members ng Al Jazeera ay hindi nasaktan sa pag-atake ng missiles ng mga drone na umano'y inayos ng mga rebeldeng Yemeni Houthi noong Biyernes, Disyembre 15, 2023, ipinaalam sa DMW ng manning agency ng barko at ng shipping company nito na lahat ng miyembro ng crew, kasama ang 15 Filipino seafarer, ay ligtas at accounted, sabi ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leukakdak. Sinabi niya na nagbigay siya ng mga tagubilin sa Sea-Based Operations Units ng Departamento upang patuloy na subaybayan ang sitwasyon. Sinabi ng opisyal na nag-utos din siya ng mahigpit na koordinasyon sa manning at shipping company ng barko sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Sinabi ni Kakdak na inutusan din niya ang manning agency na makipagkita sa mga pamilya at kamag-anak ng mga tripulante, gayon din sa DMW, para magbigay ng regular na update sa kanilang mga kondisyon at kaligtasan. Noong Biyernes, isang drone missile ang tumama sa isa sa Liberian flagged vessels, ang Al Jazeera, kaya nagdulot ng apoy na kalaunan ay naapula. Ang pag-atake ng missile ay naganap habang ang barko ay tumatawid sa Bab al-Mandeb Strait na nagkokonekta sa Red Sea sa gulpo ng Aden. Mataas na heneral ng mga kasundaluhan ng Pilipinas, mga sangkay, galit na po sa China. Itong nangyayari sa Pilipinas na bakbakan po sa pamamagitan ng mga sindakan ng salita. Pilipinas sa China. At ito po yung balita, no? AFP Chief General Broner galit na po sa China dahil nga po sa ginagawang pangaharas di umano sa West Philippine Sea. Ang tanong dito, dahil galit na siya, ano ang kanyang strategiya, ano po ang kanyang gagawin ngayon sa China? Ito, panoorin po natin ang balita. Pinasinungalinga ni AFP Chief General Broner Jr. ang akusasyon ng China na binangga ng ating bangka ang China Coast Guard ship. Mm-hmm. May buwelta rin siya sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Makakagalit, no? We are just doing a legitimate operation in our own exclusive economic zone. Yan ang diretsahang buwelta ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. matapos personal na maranasan ang pangwa-water cannon ng China Coast Guard habang nakasakay sa bangkang Unay sa May 1 sa Ayungin Shoal itong linggo. Yan, mga sangkay. Kasi kaya po siya nanggagalaitya din sa ano, sa China, dahil nga po na-experience niya mismo, ayon nga po sa kanya, hindi aware ang China Coast Guard na naroon siya sa maliit na barko ng Pilipinas. Wala po silang kamalay-malay na nandun ang mataas na heneral ng Armed Forces of the Philippines. Nakita niya, mga sangkay, kung paano po mangharas ang China. Nakita niya, mga sangkay, na experience niya kung paano po bombahin ng water cannon itong mga barko ng Pilipinas nitong China. Para yan sa resupply mission sa ating BRP Sierra Madre. Kwento ni Broner, Sabado pa lang, pinubuntutan at hinahanga sila ng China Coast Guard, Chinese Navy at Chinese Militia sa kasila binomba ng tubig kinabukasan. Dapat lumabas siya, eh, no? Lumabas siya, sinabi niya, "Oy, andito ako. Ba't kayo ganyan? Andito." Kasi yun, yun po yung pinaghihimutok niya. Maybe daw hindi aware ang China na nandun siya mismo. At nangyari yung ganong insidente. Pinasinungalingan niya rin ang pahayag ng China na ang Unay sa May 1 daw ang bumangga sa Chinese ship. Nako? Binunggu nila kami, no? So kabaliktaran dun sa sinasabi nila na tayo daw ang bumunggu sa kanila. Well, ngayon po natin napatunayan na mga loko-loko itong mga Chinese, no? Ngayon natin mas nakikita na itong mga Chinese ay talagang namang may problema sa pag-iisip. Tingnan nyo yung ginagawa nila, binabaliktad po nila yung pangyayari. Eh, ang problema, mga sangkay, para sa part nila, may mga video, eh. Diba may mga nakikita tayong video na magpapatunay na Diyos mio marimar, hindi po nagsisinungaling ang mga Pilipino na hinaras po nito mga singkit. No, imposible yon, because we will not do that. Dahil maliit lang tayo, kung bumunggu tayo sa kanila na malakas,
maaaring maghiwa-hiwalay yung kahoy. Correct. Tama yun, mga sangkay, diba? Napakaliting na yung naman yung barko na yan. Ito. Check natin. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit yan. Ang bira naman, oh. Asan na ba yun? Maskita dito, eh. Ayan, yan. Oh. Napakaliit ng barko na yan, mga sangkay. Tapos sasabihin na, bumunggo? Ano yun? Sila man bubunggo, tapos sila yung maliit? Napakaangas naman nun. China talaga, eh, no? No, imposible yun because we will not do that. Dahil maliit lang tayo, kung bumunggo tayo sa kanila ng malakas, maaaring maghiwa-hiwalay yung kahoy, no? Because we're, the Unai Zamay is just made up of wood. Bumwelta rin ang AFP chief sa sinabi ng China na professional at restrained o nagpipigil pa raw ang kanilang aksyon sa Pilipinas. Hindi professional yun, no? They were doing illegal acts. Bawal yun, eh. Sa well, ano na natin yun? Kumbaga, natural na sasabihin nyo ng China. Sila yung nagigipit dyan. Sila yung naiipit na. Nakitaan po ng video. Kaya, ano man yung pwedeng nilang gawing palusot, gagawin po talaga nila. Sasabihin po nila. Kailangan naman sabihin nila na, hindi, totoo yung sinasabi ng Pilipinas. Kami talaga yung bumangga. Masama talaga yung ginawa namin. Hindi nila sasabihin yun. Pero, sabi pa nga, to see is to believe, eh. Nakita po ng buong mundo yung ginawa ng China. Nagsalita po yung mga leader ng mga bansa. Oh. Diyan, mga sangkay, kahit anong sabihin ng China, wala pong lusot yan. Bila ng dinanan sa dagat, maituturing pa rin daw na tagumpay ang kanilang misyong makapagpadala ng pamasko sa tropa sa BRP Sierra Madre. Nagpaalam din daw si Bronner kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe. Sabi raw ng Pangulo, magandang ideya ito. Meron ang matanong kung alam ba ng China na kasama siya sa resupply mission. Ayan na. Were the Chinese authorities aware na sakay kayo ng flight? Hindi nila alam na ako yung nandun. Yun ang sinasabi niya, mga sangkay. Kaya daw nangyari yun kasi parang hindi alam ng China na nandun ang pinakamataas na chief general ng Armed Forces of the Philippines. Dahil hindi naman ako naka-uniforme while riding the Unai Zamay, mm-hmm. Mukhang may suspecha lang sila because they were asking for my whereabouts. Sa gitna ng back-to-back na pambubuli ng China sa Ayungin at Panatag Shoal, tinatawag na ng ating Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Huang Xilian. Naku, yung pagkakaalam po natin, mga sangkay, tropa yan ng Pangulo, di ba? Ano kaya ang magiging usapan nila dito? Marami po ang nananawagan dyan na palayasin na po sa Pilipinas, eh. Ibalik na po sa kanilang bansa. But I don't know kung gagawin po yan. Pero yung mga senador po natin, yun po yung panawagan nila. At iba pang mga opisyal ng ating government, nananawagan sila na ipatapon na po, pabalik itong ambassador ng China dito sa Pilipinas. Pero, alam naman po natin, mga sangkay, na marami din pong Pilipino na nasa China at marami din pong mga Chinese na nasa Pilipinas. So, hindi po natin alam paano titimbangin yan ng pamahalaan. Kasi kung ipapatapon nila yung itong Chinese na to, hindi pwede rin ipatapon yung mga Pinoy na nasa China papunta sa Pilipinas. Pero pwede rin gawin ng Pilipinas na ipatapon itong mga Chinese pabalik sa kanilang bansa na narito sa ating bayan. Pero mga negosyante yan na narito, mga sangkay, kumbaga nakakatulong din po sila sa ekonomiya. Pero may mga loko-loko din talagang Chinese, kagaya po nito mga coast guard ng China. Nitong Lunes, nagprotesta rin ang Chinese Foreign Ministry. Kiit pa nila, Pilipinas ang may kasalanan sa paulit-ulit na emergency sa Renai Reef o Ayungin Shoal. Ang kulit ng China, eh, no? Nagprotesta ang Pilipinas, gumante rin sila ng protesta. Na madaling sabi mga sangkay, ano to? Digmaan to sa pamamagitan ng mga salita. Wala pang aktwal, mga ano pa lamang to, mga sangkay. Sindakan ng mga salita. Pilipinas at China. Ayon kay Bronner, nitong Lunes din nang makausap niya sa telepono si U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Q. Brown ukot sa insidente sa West Philippine Sea. Tuloy raw ang pagtulong ng Amerika sa Pilipinas sa pagbabantay sa ating teritoryo. Nagpabalita mula sa... Okay. So, galit si Bronner, yung General ng Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi natin narinig kung anong gagawin niya, eh. Ano ba? Babanatan niya na ba yung China ngayong galit siya? Nagustuhan mo ba ang video ito? Pakilike at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito.